Sa hindi na nga nakakagulat na expectation mga idol, ang team ng Golden State Warriors ay nangunguna bilang favorites niya na manalo ng 2023 NBA Championship. Sila nga mga idol ay may odds na plus 550, pangalawa ang Boston Celtics, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers at Milwaukee Bucks. Silang lima mga idol ang maaring manalo nga daw ng championship next season, pero ang Golden State Warriors ang may best shot dyan. At dahil na rin kasi mga idol, napakalaki ng room for improvement na itong team ng Golden State. Itong si Klay kababalik lang na itong January. Hindi pa nga siya fully naka-return sa kanyang old self, sa kanyang dating sarili mga idol, yung kilala nating Klay Thompson. Nakita natin sa playoffs na medyo nag-struggle pa nga siya. Hindi pa siya yung 100% completely. Siguro nag-a-adjust pa nga rin siya. Pero ngayong meron siyang 3 to 4 months para nga mag-prepare for next season, inaasahan na babalik na siya sa kanyang dating sarili. Isa pa dyan mga idol, ang mga batang player ng Golden State, particularly si Andrew Wiggins at si Jordan Poole. Alam naman natin na instrumento nga rin sila kung bakit nanalo ang Warriors ng championship. And for sure mga idol, by next season, mag-i-improve pa nga yung dalawang yan. Kahit nga nawalan sila ng kanilang magagaling na role player mga idol, inaasahan pa rin ang team ng Golden State Warriors ay magkampiyon next season. Pero kayo mga idol, sumasang-ayon ba kayo dito sa early prediction na ito na ang Warriors ay magkakampiyon muli? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan naman natin mga idol ang pagpuri nga neto ni DeMarcus Cousins dito kay Chet Holmgren. Napag-usapan nga nila ito kasi mga idol nang dahil marami nga kasing nagdududa dito kay Chet nang dahil sa kanyang build mga idol na super skinny. Sinabi na ito ni Cousins mga idol, ganyan din ang sinabi nila kay Kevin Durant. Masyado nga daw nagpo-focus sa negative dito nga kay Chet sa rookie na ito. Pero sabi na ito ni DeMarcus Cousins, siya nga daw ay isang unicorn, 7 foot plus na meron nga daw skills ng isang gwardya. Kayang tumira ng bola at sa tingin niya nga daw magkakaroon ng magandang karir sa NBA itong batang player na si Chet Holmgren. So obviously mga idol, tiwala itong si Cousins dito sa potensyal ng batang ito. At depende pa rin naman kasi mga idol kung ano ang mangyayari dito kay Chet kapag naglaro na siya sa NBA. Hindi naman siya siguro isasabak ng team ng Oklahoma City Thunder sa ilalim sa paint makipagmanggaan sa malalaking tao sa NBA. Siguro itetake advantage na ito ang team ng OKC Thunder ang galing na ito ni Holmgren sa perimeter. Ang kanyang guard skills, ang kanyang handling skills. Siguro mga idol, palalaroin niya siya sa perimeter kesa sa post-up game laruan sa paint nang dahil hindi yon kaya ni Chet Holmgren. Kaya nga nasa kamay ng OKC Thunder ang kanilang coaching staff mga idol kung gaano magiging effective si Chet Holmgren at kung paano nila ito gagamitin sa kanilang team. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin ang balita kay Westbrook at ang paglilinaw nga sa kanya. Binalita kasi ni Chris Haynes, nilinaw niya na itong si Westbrook has never requested a trade from the Lakers. Ayaw, umalis nga neto ni Russell Westbrook sa kanyang team ngayon. Gusto niya nga daw mga idol ayon sa ibang reports na magkaroon ng success dito sa team ng Los Angeles Lakers. Gusto niya ngang gumana ang kanyang team, ang kanilang big three ni LeBron at ni AD. Kaya lang nadadawit sa maraming trade scenario itong si Westbrook nang dahil nga tinatry ni Rob Pelinka na i-trade siya. Pero para kay Westbrook mga idol, ayaw niyang umalis dito sa Lakers. At yan ang nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!